Eh, sino ba ang mas may credibility siguro dito sa amin, ano ha? Abay, kung mag-resa, walang modo, kung anong mga banta-banta, ayan, mag-file daw ng kasong sedition, ayan. At kung anong cyber libel, ayan. Abay, dyan sa NBA, sige ha, mag-file ka ng kaso sa NBA, tignan natin kung sino unang dadamputin. Si Sir, magandang hapon po, Sir Francis Leo Marcos, Sir Mar Batigas po. Ay, magandang hapon din, Kamar Batigas. Opo. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Kamusta na po ang humanitarian na pilantropo? Ito po, talagang medyo hanggang ngayon, pagod lang. Mm-hmm. At sa oras na to, karagaling lang muna natin ng Cavite. Opo. Dahil nagbigay tayo ng 8 toneladang kalabasa doon sa ating sa Vice Governor ng Cavite para sa kanyang constituent, mm-hmm, na si Vice Gov. Jono Revilla. Okay. Maayos okay naman po, pagod lang. Ayan po, tuloy-tuloy po talaga. Yung, mm-hmm, yung sustainability po ng ginagawa natin, talagang tuloy-tuloy po. At pangako na po natin sa ating sarili at sa mga kababayan na rin natin na tutulong tayo hanggat hindi natatapos tong COVID-19. Alam niyo, Sir Francis Leo Marcos, nakakataba ng puso at nakakatuwa dahil may isang taong katulad niyo na wala nang inisip kundi tulungan ang ating mga kababayang Pilipino, Sir. Maraming salamat po kung ganyan po ang pananaw niyo. Maraming salamat po. At yung mga taong patuloy na sumusuporta sa akin at patuloy na naniniwala sa aking mga ginagawa ay isa sa mga nagbibigay sa akin ng kalakasan para ituloy pa ang itong ating ginagawa. Opo. Pangalawa ko pong katanungan na idol ng bayan, may mga kumakalat na balita na magkapatid daw kayo ni former Senator Bongbong Marcos. Ano pong masasabi niyo rito? Wala akong katotohanan yan. Wala akong katotohanan yan. Ako man ay nakarating din ho sa akin yung mga audio na ganyan. Opo. Eh, meron nga akong nilabas na audio yung isang CBCP official, mm-hmm, account daw ba yan? Opo. Ang nagsasalita daw doon ay pare, mm-hmm, na sinasabi na kami raw ay nagkaroon ng kung ano-anong transaction. Kinustong ko yung audio na yun at sinasabi ko, mm-hmm, na audio na yan ay kasing boses ng audio na nagpapakalat na ang mga hindi magagandang kwento. Parang pinagsasabong pa yata kami ng dating senador. Ay, tinake down ho yun ng CBCP, fake CBCP account. At sa katunayan, para patunayan, pasinungalingan ng CBCP na hindi kanila yung website na yon, oh, o yung page na yon ay nagpadala ho ng pasasalamat sa akin ng Caritas Manila. Okay, good. So, Sir Francis Leo Marcos, mainit na issue po ngayon sa social media. Ang tanong ko po, tinawagan ba kayo ni Deo Macalma para makuha ang panig mo at kayo'y iniintriga? Yun na nga ang itinatanong ko rin sa aking sarili na bakit sana kung patas yung pamamahayag, dapat kinawagan niya ako o kinontak man lang nila ako para at least, kasi yung tanong niya sa dating senator, parang prompting at saka parang parang maghahabol o parang kahit ako man yung nasa kalagayan nung dating senator na kung ganun ang patanong sa akin, hindi ko rin alam kung ano yung isasagot ko. Sabi ko, kung may galit pa sila sa akin, dapat pagdating sa pagbabalita ay maging parehas naman sila sa pag-deliver ng mga balita. Unang-una, hindi naman o umbuy ang nakikinig sa kanila, kundi ang taong bayan ng Pilipinas. Dapat po sila ay nagiging daan ng pagkakasundo at hindi sila po yung nagiging daan ng pagkakawatak-watak at pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao, especially nahahati po ang diwa ng ating mga mamamayang Pilipino. Opo, at isa pa po sa katanungan namin, mainit din na issue at intriga ni Deo Macalma ng DCRH. Sinabi ni Deo Macalma na sinabi mo raw na sa inyo humihingi ng pera ang pamilyang Marcos, lalo na si dating First Lady Imelda Marcos. Ano po masasabi niyo, sir? Kuya Mark. Opo.
Ako hoy, wala ho akong natatandaan ng mga ganyang, kung kakalkalin niyo po yung ating channel, at pagmula doon sa umpisa akong mag-YouTube, at pati na rin ho, nagsimula ako mag-Facebook, nagsimula ako mag-vlog, sa lahat ng mga interview sa akin, eh, ang lagi ko nga akong panawagan, ay huwag niyo hong kaladkarin ang mga nananahimik na pangalan ng unang pamilya para sa para sumikat yung mga kanilang mga news report, yung kanilang mga vlog, para sumikat sila. Ang ginagawa kasi nila, pinipilit nilang i-edikit yung nananahimik na pangalan. Sabi ko nga, kung may problema sila sa akin, ay bakit ay dinadamay nila yung nananahimik na senador, nananahimik na dating senador, nananahimik na dating unang ginang, bakit kinakalatid? Para bang pinoprovoke nila yung pamilya na magalit sa akin, or else naman pinoprovoke naman nila yung mga taong bayan na magalit din sa kanila. So parang hindi ko ho natatandaan sa kahit anumang interview ko o kahit sa anong pagbablog ko, kahit kalkalin ho nila yung Facebook ko na mga sinauna pa, ay never mention na, lagi ko hong sinasabi na huwag niyo hong idikit sa akin ang unang pamilya, sapagkat sila wala naman silang kinalaman sa aking ginagawa, malipan na sila yung naging inspirasyon ko lang. Tama po yun, ang inyong lingkod po ay saksi, talaga sinasabi niyo, huwag niyong idikit ang pangalan ko sa mga pamilyang Marcos dahil hindi po ako nagsasabi niyan at wala akong sinasabi niyan. Tama po ba? Tama yun, Kuya Mar. O kaya yung mga nagtitikit, yung pilit na idinitikit yung pangalan ko sa kanila, ang alam, dalawa lang ang purpose nila. Unang-una ay siguro ay magkaroon sila ng mga views. Tama. Pangalawa ay pagsabungin kami ng pamilya, para nga naman kapag nagsabong kami, ay mahahati yung ating mga supporter at mga tagapakinig. Kasi sasabihin, magkaaway sila. So dito tayo kay FLM, yung iba naman dito tayo sa kabila, ay hindi po ganoon. Ako po yung nananawagan na wala pong ganyan, at hindi po pwedeng kaladkarin ang mga pangalan ng unang pamilya, lalo na sila yung nananahimik naman. Opo, tama po yun. Ito pa sir, katanungan, Sir Francis Leo Marcos, ayon kay Deo Macalma, ang pakulo mo na pagiging mayaman at kamag-anak ng pamilyang Marcos, ay totoo ba ito o fake news? Yan na naman. Nakatawa, no? Yung pagiging mayaman, pwede, Mr. Macalma, Ilocano ka pa naman, ano? Oo, Ilocano. Ganito, sana sa susunod na magbabalita ka tungkol sa akin, kunin mo yung panig ko sa makatotohanan. Pwede kang pumunta rito sa aking bahay, pwede kang pumunta rito sa aking opisina. Ano ba ang definition ng pagiging mayaman? Tatanungin kita, Kuya Mar, kung meron ka bang 5 milyon, mayaman ka na ba? Well, may kaya ka na. Nasa middle class ka na. Okay. Kung meron ka 10 milyon? Aba, milyonaryo ako. Milyonaryo ka. Paano kung meron ka mga 200 milyon? Hindi ko masasabi, pero para sa akin, bilyonaryo na yun, kasi 100 milyon, mahirap magkaroon ng ganun pera. Ako ko, noong 2018, pwede ko nilang i-verify sa Registry of Deeds yan. Ako ngayon nakapagbenta ng ari-arian ko sa parting Isabela. At nito pong nakaraan taon, yung arin pong isang bahay na nagkakalaga ng 4 milyon, ay binenta ko rin. So, sa madalit sabi, ako po'y nagbayad ng mga capital gain tax. At bayad po lahat ng mga taxes niyan. So yung pera ko ho ay malinis at yun ay nasa bangko. Siya ho inuubos ko ngayon. Yun ho yun. So yung pagiging mayaman, pag ikaw ba meron kang 200 milyon, mahirap ka pa ba? Mayaman, milyonaryo ka na. May 1 million milyonaryo na eh. Kaya yung sinasabi ni Kate, yung Macalma na nagpapanggap akong mayaman, bakit hindi siya pumunta rito at masaksihan niya yung kayamanan ko? Actually, yung ipinamigay ko na, yung total na ipinamigay ko na sa ating mamayan, magmula nung nag-umpisa yung COVID hanggang ngayon, ay masasabi mong kayamanan na ng isang mayaman na tao. Totoo po yun. At yun huli na ipamigay ko na. Eh sa totoo lamang po, tama yung sinasabi nyo, sino ba naman ang taong magkakaroon ng perang 1 million o 200 million? Eh ang tawag natin dyan, super rich na, dahil napakalaking pera po niyan. Baka siguro, Kuya Mar, ang hindi lang nila matanggap ay bakit ko uubusin ang perang pinagtuluan ng aking paus, dugo at luha para ipamigay lang sa taong bayan. Tama ka dyan, Sir Leo Francis, kasi iniisip nila, pera na to, bakit pinamimigay to ni Francis? Ganito kasi yan eh.
hindi ko rin maintindihan yung sarili ko bakit pag gising ko sa isang umaga, parang gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Tama, oo. So kung ito yung magiging kasaysayan, ay kasi no, pag gising ko sa isang umaga, sabi ko, Panginoon, nung second day of COVID, sabi ko, bigyan mo ako ng sign, nagagawin ko ito. Ay pagbukas ko ho ng Biblia, hindi ko tinignan kung anong verse, anong page. Ang napakas ko agad eh, yung isang binata na nagtanong sa atin Panginoong Jesus na nagawa niya lahat ng 10 utos at paano para ang kanyang gagawin para makarating sa buhay na walang hanggan. Ay sagot ng Panginoong Jesus Kristo, ipamigay mo lahat ng iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. So, yun ang una ko nabasa nung second day of COVID. So, yan ho ay nung March 17. Opo. So from there, I decided na ipamigay ko na kung ano meron ako para makatulong at magkaroon ng kasaysayan ang buhay ko. So yan, Sir Francis Leo Marcos, hindi po nila alam ni Deo Makalma na yung ginagawa mo ay biblical na kapag tumutulong ka, ay sila mismo ang husgahan ng ating Panginoon. Opo, kung makikita niyo po, pag nagpapasalamat sa akin yung mga tao, ang sagot ko, wag ko kayo sa akin magpasalamat, kundi sa ating Panginoon, sa ating takilang lumika, sapagkat ako'y bridge of blessing lang. Opo. May iba naman po tayo, Sir. Sir Francis Leo Marcos, kamusta naman ang pamimigay niyo ng tulong? Hindi ba kayo nawawala ng ganang tumulong dahil tuloy pa din ang naninira sa inyo? Lalo alam niyo po, sabi ko nga, yan ang pinagdasal ko na sa ating Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ko ng kalakasan para ipagpatuloy ito. Alam niyo po, minsan nag-iisip na rin ako na bakit ganito. Ako ho'y umiiyak na rin at sinasabi ko na sa kabila ho na willing na akong ibigay ang aking buhay para kahit papano magkaroon ng kasaysayan tong aking ginagawa, ay bakit hindi ho nila nakikita yung kabutihan, yung bright side ng aking pagtulong? Mm-hmm. Bakit ang nakikita ho nila ay nag-glorify daw ang Marcos sa ginagawa ko? Bakit hindi ba pwedeng ginagawa ko to na nagtataon na ako yung Marcos? Opo. Bakit ang mga Marcos ba ay masasama? Hindi naman. Sa totoo lang, wala naman silang ginawa kundi pagtulong din sa kapwa eh. At saka hindi lang yan, Sir. Sila talaga nagpaunlad ng Pilipinas noong panahon nila. Ayun na nga po. Pero bakit hindi yan nakikita? Pero inyo po, sisimula pa lang na tumulong ako sa pangalawang araw, alam ko na nagalit sa akin yung aking mga nasagasaan sa Mayaman Channel. Opo. Aha. At talaga ho nga sila ay nagpunta na ng CIDG, pinipilit akong kasuhan, nagpapunta ng NBI, pinipilit akong kasuhan, ay wala naman akong makitang kaso. Ay, alam nyo yun? Opo. And then ngayon, hanggang sa sumunod, pinagsasabong na ho kami. Oh, yeah. Para ho, magkaroon na ma-divert ang atensyon ng tao na merong Marcos o yung mga Marcos ay handang tumulong sakipin yung ating mga mamamayang naghihirap. Eh alam niyo po, Sir Francis Leo Marcos, Sir, napakarami pong politiko sa tutulang, di ko naman nila lahat. Pero ang iba ho, hindi tumutulong, hindi bumubunot na galing sa bulsa nila. Ay samantalang kayo'y sabihin na nating isang individual na nagmamalasakit ay talagang gustong tumulong sa ating mga kababayan. Yun po yung ipinapanalangin ko sa Panginoon na sana, Panginoon, hipuin po na sila ng Diyos. Alam niyo kung yung mayabang at mayaman challenge ang naging dahilan para doon sa mas marami pang mga tao na pinukaw natin yung kanilang damdamin, pero yung iba ho siguro at talagang hindi na ho hinihipo ng Diyos yan. Mm-hmm. Kasi kung hihipo ng Diyos yan at maisa sa puso nila yung pagtulong, ay baka ho wala hong problema ang Pilipinas. Opo, tama po yan. So Sir Francis Leo Marcos, Sir, tayo po'y live nationwide, worldwide, para po sa inyong mensahe sa ating sambayan ng Pilipino na sa inyo pong pagkakataon. Sa lahat po ng mga ating takapikinig at lahat ng ating mga kabayan, especially sa mga mayayaman, sina-challenge ko po kayo na sana'y tumulong tayo sa inyong kapamaraanan. At para naman doon sa ating mga mamamayan, keep safe, stay at home, malapit na po natin itong malampasan, photo finish na po tayo. Wag na ho tayong maging matigas ang ulo sapagkat baka sa tigas ng ulo natin, lalo pang tubagan, mawalan lang sa isa itong aming paghihirap at pagpapagal. At kung alam nyo po, para maalaman nyo na ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno ay ginagawa rin nila lahat ng kanilang magagawa para mapatulungan o maibigay lahat ng ating pangangailangan. Kaya stay at home po.
At sa mga frontliner, mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. At tapagan niyo po at medyo habaan niyo lang yung pasensya niyo doon sa mga tao makukulit ang ulo at naiintindihan naman po natin na yung kanilang kalagayan ay para tayo, para ho tayong bilanggo lahat sa ating mga sariling tahanan. Kaya po habaan niyo lang ang pasensya. At maraming salamat din sa iyo Kuya Mar para sa phone patch interview na to at least naibigay ko yung aking salawin sa mga issue na hindi nila ako binigyan ng pagkakataon para sabihin. Sir Francis Leo Marcos, maraming salamat. Mabuhay ka. Pagpalain ka na po, pong may kapal. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po, Kuya Marcos. Okay, yan mga kaibigan, si Sir Francis Leo Marcos, ang humanitarian. Talagang matulong yan, ano? Pero marami pa rin baser. Eh. Yan ang yung iba, hindi natin maintindihan kung bakit patuloy siyang ginigiba ng kanyang mga basers. Eh samantalang tumutulong naman. Marami nga nagsasabi dyan eh, yung mga vlogger. At ang sinasabi, nagpapapicture daw, ay wala namang binibigay na bigas, ganyan-ganyan, puro lang daw drawing. Pero sa totoo lang ho, hindi ko kakilala si Francis Leo Marcos ano. Pero binirify ko yung mga una niyang video noon. Nangako siya na magbibigay siya ng bigas sa Payatas, yan sa Quezon City. Binirify ko ho, may kakilala ako doon. Tinanong ko kung si Sir Francis Leo Marcos ba yung nagbigay ng bigas dyan. Opo, sabi niya nagbigay po dito 100 kaban ang ibinigay kung di tayo nagkakamali. Sabi niya, 50 kilos ang isa, yung persako, 50 kilos. At hindi lamang yan sa Chaong Quezon. Na-verify ko rin po, nagbigay din ng 100 kaban na bigas si Francis Leo Marcos. Kaya ako, wala akong maisip na dahilan para batikusin yung tao kasi tumutulong eh. Ay ako nga nung dahil ako'y talagang matulungin nung araw pa, ako po'y 30 taon nang mamamahayag sa dyaryo, radyo at ito sa online TV, no? Tayo tumutulong talaga nung araw pa. Inaccept ko nga yung challenge ni Sir Francis Leo Marcos eh. Sa totoo lang, namigay ako ng mga noodles, mga bigas, mga dilata. Meron din ako, binigyan ng munisipyo eh, no? Binigyan ko ng 5 tonelada ng bigas. Kasi katwerang ko, eh mas masarap ang tumutulong kaysa ikaw ang tutulungan. Kaya talagang hindi mo masisi si Sir Francis Leo Marcos kung nasa puso niyang pagtulong. Kasi nasa lahi niyang matulungin eh. Parang ako din, hindi lamang ako, hindi lamang kaming dalawa. Marami namang ganyan. Nagkataon lang, eh, alam mo, sa totoo lang, yung pagbibigay ng tulong, sinasabi nila, hindi na raw kailangan dapat ipaalam. Ay, papaano mong, pag hindi mo pinaalam yan, papaano malalaman ng mga politiko, ng mga mayayaman na may mga taong katulad nito, ni Francis Leo Marcos na tumutulong at nagbibigay, naglalabas ng sariling pera. Oh, kaya kailangan ipakita sa mga mayayaman, ipakita sa mga may mabuting kalooban na may tumutulong katulad ni Francis Leo Marcos, katulad din ng ginawa ko na kulang-kulang 1 million yung views doon sa Facebook nung in-upload natin yan, in-accept natin yung challenge ni Francis Leo Marcos. Okay, muli, wala na po kaming oras. Magbabalik po kami sa susunod na araw. Ito po naman ang iyong lingkod, Mar Batigas. Maraming maraming salamat. Eh, sino ba ang mas may credibility siguro dito sa amin, ano ha? Abay, kung maglisa, walang modo, kung anong mga banta-banta, ayan, magpapeldaw ng kasong sedition, ayan. At kung anong cyber libel, ayan. Abay, dyan sa NBA, sige ha, mag-file ka ng kaso sa NBA, tingnan natin kung sino unang dadampute. Maraming salamat po sa mga nagbibigay din ng, ng mga nagmamalasakit kasi tuloy ang banat sa akin nasa Facebook ba, na kung makalait eh, akala mo, ang ganda lalaki, ano ha, yung matandang announcer daw, matandang reporter, kung magsalita, di ka nagsasalamin nito mahabigan, ha? Hindi naman sa panlalait na mahabigan, siguro kung
mas kung nagumandang lalaki po, ay lalo sigurong mayabang ito, ha? Pero alam po yung mahabigan ni tingnan mo naman, ha? Ayan, eh, sino ba ang mas may credibility siguro dito sa amin, ano, ha? Abay, kung maglisa, walang modo, kung anong mga banta-banta, ayan, magfa-file daw ng kasong sedition, ayan. At kung anong cyber libel, ayan, abay, dyan sa NBA, sige, ha? Mag-file ka ng kaso sa NBA, tingnan natin kung sino unang dadamputin, ha? Dahil ito po, mga bigan, may mga marami palang reklamo dito, ha? Ayan, napaka-dubious ang karakter nito, mga bigan, kaya ito't isinusumpa rin ng mga, ano, yung mga taga-Green Meadows, ha? At pati ang pamilya Marcos, ayan, abay, pinapangalad na kami, doon ng mga Marcos, lahi doon ng Marcos mo, pero kung titignan yung itsura, mahabi, hindi naman sa panlalahit, ano po, mahabigan, mukhang alayo naman, ano, ha, ni Kalingkingan na wala, ha, pero ang daming, ano ito, mahabi, ang daming nabubola, ano, ha, at, kaya nga may kaso ito, so, tingnan natin kung, ano ang, ano, ha, saan pupunta itong ganitong mga ginagawa niya. Pero believe ka rin, mga habigan, ha? Ang dami doon niyang ginto, ha? Ayan, pagkatapos si... believe ka rin, namimigay din na ano, din natin, marami daw siyang pera, ha? Ayan, kaya namimigay ng bigas kung saan-saan. At kung namigay ka man ng bigas dito sa ano, sa... diyan sa Quezon, through Henry Uri, ayan, ako ay hindi ako nakinabang sa bigas na sinasabi mo, baka ako ay nakinabang dyan, ha? Abay, wala tayong pakinabang sa'yo, ayan, at wala akong intensyon na tumanggap kung ano man yung mga ibinibigay mo, ha? Pero alam po yung mga habigan, sabi nga, di natin sana papatulan ito, eh. Kaya na sabi niya, lakay, wag mo nang papatulan yan, wala naman sa level mo yan. Ayan, sabi nga, walang modo, bastos, ayan, kung talagang nag-aral sa Massachusetts Institute of Technology. Abay, nung i-verify naman daw dun sa ano, wala namang ganun pangalang graduate dun, ha? Ayan, at kung ano nung ginagamit na pangalan. At pati dating first family, tinatatwa, ayan. At kaya nga pinaimbestigyan po, mahabigan ito dyan sa NBI. Anyway, may mga kaso na ito, may mga warrant of arrest na ito, kaya lang nakapagpiansa lang, eh, ha? Ayan, ano yung mga kaibigan ni, siguro pagka nakikita nyo sa Facebook, ano, ha? Tingnan nyo yung mga kaibigan ng ano, ha? anyway, sabi na kaibigan natin, lakay, huwag mo nang papatulan yan. Ayan, lalo lamang sisikat yan at baka tumakbo pa nga senador ulit sa 2022 yan. Ayan, dahil tumakbo nang pala ito noong 2013, kaya lang na-disqualify. Ayan, diniklay siyang nuisance candidate. At pinapa-endorse pa kay Imelda Marcos na, pero kung banata naman si Marcos, sabi niya si Imelda Marcos daw inagaw daw yung inagaw daw si Marcos sa kanya nanay. Ganun bang mga issue, mga kaibigan? So di natin malaman kung may sayad na yata ito, ha? Abay, kung matino nga tao ito, mahabigan, kung magsalita, ha, ayan, abay, mayaman daw siya, ayan, siya daw ay nagbibigay ng pera sa mga Marcos, kay Bongbong, kay Amy, kay Imelda, at matami na siyang pera, dito siya maubusan, ha, nagbabawas daw siya ng kayamanan, talaga na maiba rin tumamang ito, ano, ha, ayan, kaya lang sabi nga nung iba, langay, wag mo nang papansinin yan, sabi nga. sabi ko doon isang natin dito, ha? Huwag ka nang papatol sa mga ganyang klase ng tao. Ayan, gandang-ganda ng kaso. Bring it on. Ayan, dali mo agad sa NBI, ha? Tingnan natin kung sino unang dadamputin, ha? Ayan, ay nako. Sabi nga dito, lakay, huwag mo nang papansinin yan. Ayan,
Ang papatol sa kabayo, mukhang kabayo.